Kumusta mga kakwentuhan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa buhay ni Simeon Ola, ang pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano. Bakit nga ba hindi siya mahuli ng mga ito? Totoo nga kaya ang kanyang agimat? Yan ang ating aalamin sa kwento natin ngayon. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Halika na at umpisahan na natin. Noong ikalawa ng Setyembre taong 1865, ay ipinanganak si Simeon Ola sa bayan ng Ginubatan, Albay. At siya naman ay nasa mahigit 30 taong gulang na noong sumiklab ang himagsikan. Pero bago pa mangyari ito, ay mayroon na siyang mataas na katungkulan sa kanilang bayan. Higit pa doon, ay isa rin siya sa pinagkakatiwalaan ni Padre Carlos Cabido, ang nagsisilbing punong pari sa kanilang lugar. Dahil sa posisyon niyang ito, ay mas mabilis at mas marami siyang nahihikayat na kanyang mga kababayan upang sumapi sa katipunan, at mas maayos din siyang nakakakalap ng mga armas na ginagamit nila sa kanilang pakikibaka. May isang pagkakataon pa nga, na nakipagsabuatan siya kay Sargento Lomi, na siyang pinuno ng mga bantay, para palayain ang nasa 73 bilanggo, na kalaunan ay naging mahalagang kasapi ng kanyang hukbo. Pagkatapos noon, ay tinalikuran niya ang kanyang magandang buhay upang ipaglaban ang kalayaan ng kanyang inang bayan. Dahil sa kanyang mga naiambag sa labanan sa Kamalig, noong Abril taong 1878, ay itinalaga siya bilang isang kapitan ni General Vito Bellarmino na siyang komandante ng katipunan sa bahagi ng Bicol Region. Bilang kanyang pagpapahalaga sa layunin ng himagsikan, ay nagkalap siya ng pananalapi at umabot ito ng halos nasa 42,000 piso, pagkatapos ay ipinadala niya ito kay General Mariano Trias, na siyang nagsisilbing kalihim sa pananalapi ng katipunan, upang magamit ito sa kanilang pakikibaka laban sa mga dayuhan. Samantala, noong 23 ng Enero taong 1900, ay itinalaga siya bilang major ng kanilang hukbo, matapos ang matagumpay na pag-ambush at pagkakadakip nila sa mga sundalong Amerikano, na sina Dubose, Fred, at Russell. Isang buwan lamang ang nakalipas, nang muli nilang makalaban ang hukbo ng mga Amerikano sa lugar ng Arumbay Legazpi, subalit sa kasamaang palad ay namatay ang kanyang pinsan sa nangyaring labanan. Ngunit kailanman, ay hindi siya pananghinaan ng loob, kahit pa nga masyadong malalakas ang mga armas na gamit ng mga dayuhan kumpara sa kanila. Patuloy niyang pinangunahan ang ilang mahahalagang labanan, upang mas lumakas pa ang loob ng kanilang hukbo, at mas dumami pa lalo ang mahikayat na sumama sa kanilang pakikipaglaban. Kaya naman, hindi nagtagal, ay itinalaga na din siya bilang general ng kanyang hukbo. Ang isa sa mga malalaking labanan na kanilang napagdaanan, ay nang makipaglaban sila sa mga Amerikano, sa lugar ng Ginubatan, Albay, kasama ang hukbo ni Colonel Engracio, at ang labanang ito ay nakilala bilang labanan sa binugsakan. Pagkalipas ng mga ito, ay pansamantalang nahinto ang kanilang pakikipaglaban, nang siya ay magtungo ng Maynila, upang samahan si General Bellarmino. Sa kanyang pagbabalik ay muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pakikipagbaka, at noong Agosto taong 1902, ay sinalakay nila ang bayan ng Owas sa Albay, pagkatapos ay isinagawa naman nila ang pag-ambush sa kampo ng mga Amerikano, na matatagpuan sa bayan ng Libon. At dahil sa ginawang sunod-sunod na pag-atake ng hukbo ni na General Ola sa mga ito, kung kaya naman itinuring na siya bilang kanilang pangunahing target. Bagamat madali silang naitataboy at napapaatras ng mga Amerikano sa tuwing sila'y naglalaban, ay hindi nila sila matalo-talo at tuluyang mahuli ang kanilang hukbo. Ito ay dahil sa kabisado nila ang pasikot-sikot sa kagubatan ng Albay, at malimit silang magtago sa mga kuweba, kung kaya naman hindi basta-basta matunto ng mga Amerikano ang kanilang pinagtataguan. Sa kabilang banda naman, kailanman ay hindi nila nahuli si General Ola, at sinasabi, na siya ay mayroong ginagamit na agimat, at sa tuwing malapit na siyang masukol ng mga Amerikano, ay bigla na lamang siyang nawawala, at kahit pa umano ang bakas nito, ay tila ba naglaho ding parang bula. Nabanggit pa nga umano niya sa kanyang huling mga sulat, ang tungkol sa kanyang agimat na ito. At ayon pa sa kanyang apo sa tuhod, na ang agimat na ito, ay nakalagay sa isang maliit na bote na mayroong langis sa loob, at kapag ito'y bumula na, ay makakaamoy ng mabango ang kanyang mga kalaban, at kasunod na nito ay ang kanyang paglalaho.
Dahil nga sa hindi sila mahuli ng mga Amerikano, kung kaya't mas lalo pang pinagigting ng mga ito, ang pagtugis sa kanilang hukbo. Subalit dahil sa madaming nadadamay na mga inosenteng sibilyan, kung kaya't mas minabuti ng mga ito na makipagnegosasyon kay General Ola. Ipinadala nila si Ramon Santos at si Major Jesse Garwood, bilang tagapamagitan sa negosasyon, ngunit hindi siya pumayag at kaagad niya itong tinanggihan. At noong 15 ng Hulyo taong 1903, ay muli silang nagsagawa ng panibagong ambush. Sa pagkakataong yun ay ang 31st Philippine Scout Garrison, na pinamumunuan ni Sargento Nicolas Napoli ang kanilang nakasagupa. Pagkatapos ng maraming labanan na kanilang pinagdaanan, ay dito niya nakita, na ang kanyang mga tauhan ay tila ba hindi na halos kayang lumaban pa. Dahil dito ay napagtanto niya, na hindi na nila kaya pang ipanalo ang pakikipaglaban para sa kalayaan. Kaya naman, dito na niya binigyan ng pagkakataon ang mga tagapamagitan, upang pag-usapan ang negosasyon para sa kanilang pagsuko. At nang sumapit ang 25 ng Setyembre taong 1903, ay nagtungo ang mga ito sa kanilang kampo, na matatagpuan sa Mapaco Ginubatan Albay. Noon din ay napagkasunduan nila, na bibigyan sila ng mga ito ng amnestia, pati na din ang pagkakaroon, ng patas at makatarungang pagtrato ng mga ito sa kanyang mga kasamahan. At doon nga ay napagdesisyonan niya at ng kanyang hukbo, na sumuko kay na Gobernador Bett at Colonel Bandholtz. Subalit dahil sa kanyang mga nagawa na labag sa batas ng Amerika, noong 10 ng Nobyembre taong 1903, ay pinatawan siya ng parusa, upang makulong ng 30 taon. Ngunit sa kabutihang palad ay pinagkalooban siya ng executive clemency, kaya naman nang sumapit ang 8 ng Oktubre taong 1904, ay pinalaya na din siya ng mga ito. Pagkalipas ng ilang taon matapos ang kanyang paglaya, noong taong 1910, ay pinasok niya ang mundo ng politika, at siya'y nanalo bilang mayor sa bayan ng Ginubatan, Albay, at doon ay naglingkod siya bilang punong bayan hanggang taong 1919. At noong 14 ng Pebrero taong 1952, ay pumanaw siya na ang edad ay nasa halos 86. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan at mga naiambag sa ating kasaysayan, ay ipinatayo ang bantayog nito sa bayan ng Ginubatan Albay na kanyang bayang sinilangan. At noong 9 ng Nobyembre taong 2018, ay idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang 2 ng Setyembre, bilang special non-working holiday sa buong probinsya ng Albay. At dito na nagtatapos ang kwento ng buhay at kasaysayan ni General Simeon Ola, ang pinakahuling general na lumaban para sa ating kasarinlan. Sa iyong palagay kakwento, totoo kaya ang nasabing agimat ni General Ola? At anong masasabi mo tungkol dito? Bago tayo magpaalam, ay nais ko lamang humingi ng kaunting tulong sa inyo, maaari nyo bang pindutin ang like at subscribe button? Maraming salamat sa inyong panunood.